Yun, magandang araw mga boss. Meron tayo dito Ford Everest. Anong model to, sir? Anong model to? 2009. Ford Everest 2009 model mga boss. Ang problema ni sir, ayaw mag-automatic yung aircon. Ayaw bumitaw. Napakaganda na yung reading. Ngayon, nagpalit na siya ng thermostat sensor. Palit na siya ng thermostat sensor, tapos ito, naglagay din siya ng manual. So, ganun pa rin. Ito naman ang automatic. Yun nga lang, pag nag-on yung aircon, ramdam ni sir na parang bubagsak yung ID. Tapos, bumili na siya ng thermostat. Pwede ko bang kunin dito yung ano mo? Ito. Ito yung original niya na thermostat sensor. Ito nandito. Tapos ito yung manual na thermostat. So bumili siya, pinabili siya, sabi ito, ito yung sila. Nung sinalpak, ganun pa rin. Tapos nilagyan din ng ganito para mag-automatic. Mag-automatic naman siya, pero yung pag-on ng aircon, ramdam na ramdam daw. So titingnan natin, baka may mali yun na pagka-wiring, ano. Pero ito pa rin yung gagamitin natin. Ito na lang. Tapos check muna natin kung ano magagawa, pero kung saksakali talaga ito gagamitin natin yung manual na thermostat. Ayusin natin yung wiring, baka may mali doon. Okay. Ito na mga boss, nakalas natin. So tinignan ko yung linya, ito yung ano, binypass nila. Ayan. Medyo ayos naman. Ngayon magdalagay lang tayo dito ng diode kasi yun yung maganda. Pero ito bago tong ano, bago tong sensor niya sa thermostat. Tanggalin ko lang. Tanggalin lang natin itong ano. So ito yung wire niya. Yun. Tanggalin natin to kasi ipasok natin dito yung manual na thermostat ni sir. Kaya tanggalin to para maluwag. Ito mga boss, ito na, na-install na natin yung manual thermostat. So dito yung sinasabi ko na meron tayong nilagay dito na ano. Yan, hindi ko sa loob ah. Kasi hindi mo pwede siyang erecta diretso na manual. Kasi ito yung, ito, pakita ko sa'yo. Ito yung electronics to, so doon sa mga nakakaalam, yan, electronics to mga boss, yan. So hindi mo pwede ito, ang pwede naman, kung hindi masilan yung customer mo, pwede yun, hindi nila mahalata yung pagbabago doon. Pero kung masilan talaga, so alam nila kung ano yung takbo sa sakyan nila. So ito yun, meron akong nilagay doon sa loob. Hindi lang makikita ka sa video. Na meron siyang, meron akong nilagay dyan na diode. No? Diode. So, mayroong purpose yung diode na yun kung bakit. So, sa mga nakakaalam, pwede nito. Pwede yung ano, gayahin. Pero, ito yung ano, manual thermostat ng Ford Everest 2009 model. Kasi walang adjustment yung thermostat nito. Ayan, walang adjustment yan. So, ito yun para mag-automatic na maganda. Tapos, pag nag-automatic siya, hindi maapektuhan yung under ng makina. Okay. Yun mga boss, ito na no. Nalagay natin yung thermostat doon sa loob. So nandito na tayo sa labas. Tingnan natin yung ano, yung reading ng compressor. Automatic na siya. Meron lang akong nilagay doon sa loob kasi ang reklamo ni sir, nakakabit yung manual. Nag-automatic naman. Pero pag nakapanakbo siya, bumabagsak yung minor. Bumababa, umina yung hatak niya. Pero nung tinanggal yung manual, tapos binalik doon sa original, normal.
So sabi ko pag ganyan kasi bossing, meron kang conversion na gagawin dyan ng konti, dahil galing sa electronics, tapos kukonvert mo sa manual. So pagdating sa manual, merong return na kuryente dyan. Ito na, automatic. So yung electronics kasi, kapag nag-cut off siya, automatic, walang return na kuryente yun. So ito na siya, automatic. For the Everest yan, maganda ng automatic niya. So dito sa loob.